look. Hi guys, welcome naman sa panibagong vlog. Ngayon ay pag-uusapan natin kung paano nga ba i-connect itong CCTV na to, Skone CCTV, sa internet natin sa bahay, tas makikita pa rin natin kahit na nasa malayo tayo. So, ito pala, nabili ko to sa Lazada. So, ang kasama nito ay may screws na, tsaka may libre na ding charger. Ito is branded talaga, brand niya is Skone. Yan. Skone talaga siya na brand. Yan, Skone. Sa likod ay ito. May, dito nyo ilalagay yung kanyang supply para aandar ng CCTV. Tas, kanyang reset button. Saksak muna natin siya. Malalaman kong mo kung umaandar na siya ay may color red sa loob ng CCTV. Yan. Yan. Wait na lang na sumasalit siya. Kasi nagsasalit yan. Yan. Pag sabi niya ng access point established, punta na kayo sa inyong settings nyong CP sa wifi nyo. Ayan, andito na tayo sa ating cellphone screen. Bago ko pala ipagpatuloy, pasensya na po sa background noise dito sa mic ko kasi umuulan ngayon. Punta ka tayo sa settings. Wifi ito, wifi. Tapos ayan, makikita nyo yung MV na wifi. Ayan, yung MV na name ng wifi. Connect nyo lang. Pagkatapos nyong mag-connect sa kanyang AP hotspot, AP hotspot ang tawag nito, yung kanyang default na wifi, punta kayo sa V380 PRO na app sa inyong cellphone. Yan. Tapos kailangan nyo mag-login. Kung gusto nyo mamaya na kayo mag-login or hindi kayo gagamit ng account, ito, try with that account yung gagamitin nyo. Tapos ito, continue. Ayan pala, tips. So, naka-connect na tayo sa kanyang wifi. So, kita nyo yung add device, ito. Yan yung kadalasan na kiniklik natin para makakonect siya. Ito yung secret tips. Hindi ko alam kung secret tips ba ito. Basta, ito yung ginagawa ko kapag mag-connect sa aking CCTV na wifi. Kaya, pinu-pull down ko lang siya. Ayan. Really, para mag-release siya ng load more. Basta, naka-connect kayo sa wifi ng inyong CCTV. Ayan. Babat nyo lang para mag-refresh. Ayan. Found device. So, add camera nyo lang. Ayan. Pagkatapos nyong mag-add, ayan na. Ito na yung inyong dashboard ng inyong camera. So, open natin to. Ayan. Please set password to your device. So, dito na kayo maglalagay ng password. Kasi sa baba ng inyong CCTV, may QR code, yung kanyang user which is admin, tapos yung password is walang password. So, ngayon, as kayo na maglalagay ng password. So, yan, admin. Yung example, yung password na ilalagay ko is, yan, example, yan yung ating password, admin123. Yan, the device has not completed the network configuration and will not be able to connect to the device via internet. So, mamaya na tayo mag-connect via internet. Connect muna tayo sa kanyang AP hotspot connection. Ito. So, ayan. Ayan. Gumagana na siya. Click nyo lang siya para ma-up, down. Ayan. Pwede nyo din i-change yung kanyang quality. Ito yung SD. Tapos ito yung HD. Ayan. Pwede din kayong mag-record. Dapat meron kayong SD card din. Audio intercom pala yung tawag. Two-way audio intercom. Huwag nyo lang to. So, maririnig nyo na. Tapos, pwede kayong mag-add ng dalawang CCTV. Para makapag-add ng dalawang CCTV, ayan na. Kailangan na kayo ng internet connection. So, paano nga ba? Nga pala, yung mga features nya, may inversion. Inversion, pababa. Inversion. Paano nga ba? So, dito na tayo sa kanyang paano i-connect sa internet. Yan. So,
again, pupunta kayo sa settings. Ayan, nakakonect tayo sa MV14632909. So, ang gagawin natin, punta tayo dito. Ito yung kanyang settings. Nakakonect pa tayo sa kanyang default na wifi. Connect natin to sa settings. Ayan. Ito, settings. Ayan. Dito kayo, punta kayo sa network. Ayan, naka-AP hotspot mode siya, meaning yung kanyang built-in na wifi. Pero itong built-in na wifi niya na MVID, makapag-access kayo pero hindi nasa malayuan. Ito yung i-click nyo, wifi station mode. Ayan, please select wifi. Select tayo ng wifi. Sample. Ayan. Itong 24/7 line yung ating i-coconnect. Ayan. Sa password, input lang natin yung password ng ating wifi. Tapos nyong mag-input nito is click to confirm. Guys, itong wifi ko na 24/7 ang pangalan, ito ay 2.4G lamang, hindi 5G kasi kapag 5 GHz na yung inyong wifi ay hindi na siya compatible. So, hindi mag-work inyong mga steps na gagawin sa inyong CCTV. Yan, click nyo lang yung confirm. Ayan. Ayan. Sumasalita yung CCTV. Sabi niya, wifi connecting. Wait muna natin. Ayun, wifi connected. So, meaning, nakakonect siya sa ating wifi na 24/7. Pagpunta natin dito sa ating wifi, yan, nag-searching network siya, yun. Wala ng MV na at saka yung number ng inyong CCTV. So, ito, pwede na kayong maka-access kahit saan. Basta hindi ma-off ang inyong wifi na pinagkokonekan nito. Example ito, dapat hindi ma-off yung 24/7 line na modem namin para hindi mag-device offline itong CCTV. So, example, connect na tayo sa 24/7 line. Wala na yung MV kasi nakakonect na siya sa 24/7 line. Connect tayo, connect ko muna. So, ayan. Nakakonect na ako sa aming modem. Tapos, muta na tayo agad sa ito. Sa V380 Pro. Refresh muna natin bago tini-open. Refresh muna. Dapat naka-update palagi yung inyong application para gagana. Ito, click natin yung play button. Yun. Makikita nyo, ayan, connecting kasi medyo mahina yung internet connection ko. At pinagkoconnectan ko nito. Open natin. Ayun. Yun. Kamay ko to. Tapos, pinutin natin yung kanyang arrows. So, ayan. Pwede na kayo kahit saan, kahit nandun kayo sa ibang bansa, yung inyong family members. Kapag ganun nga, ay kapag sa ibang bansa na, kailangan na kayo ng account. Dapat mag-login sila ng account na iyon. Dapat ibibigay nyo yung anong email ang inyong iniregister sa inyong CCTV tsaka password para makapag-login sila nito. Bigay nyo rin yung information ng inyong CCTV, yung kanyang user ID tsaka password na inilagay nyo. Ayan. Hindi malag inyong internet, walang problema. So, ito naman, para ma-sure ko sa inyo na hindi talaga fake yung ginagawa ko. Dito ako sa settings balik, network. Yan. Wala siya naka-AP hotspot mode, kundi naka-Wi-Fi station mode siya. Yan. So, iba tayo na network. Dito tayo sa isang Wi-Fi namin na sub-residence. So, input ko lang muna yung password. So, yan. Naka-connect na tayo sa isang Wi-Fi namin, sub-residence. Take note guys, ha, sa 24/7 ko kinonek yung CCTV ko ito sa 24/7. So sa residence tayo mag kukuha ng wifi kasi wala tayong pang data ngayon. Yan, ganun pa rin, punta kayo sa inyong app, try without account, continue, tapos refresh bago open, para refresh talaga. Yan. Open natin. Itong play button. Yun. Nagka-count siya. Meaning, hindi siya malag. Lagi ko yung kamay ko. Diba? Kumagana na siya. Yan. Up.
down, down, up. Tapos punta, punta ulit tayo sa settings. Diba kanina 24/7 yung network natin? Tingnan natin kung 24/7 pa rin. It's loading siya. Ayun. Yung network niya is 24/7 pa rin. 24/7 is ito yung isang wifi namin. Tapos nakakonnect ako sa isang wifi namin which is sa residence yung pangalan din. Kasi may dalawang wifi kami dito. Yan. Ganun lang yung pag-process kung paano siya i-coconnect sa inyong mga wifi. At kapag di nyo na i-coconnect sa inyong modem or na may bago na naman kayong internet connection, punta pa rin ulit sa settings. Dito, sa settings niya. Sa network. Tapos, balik kayo sa IP hotspot mode, yung kanyang default na wifi. Tapos, enter yung password na anong inilagay nyo. So, yung password na inilagay ko, di ba kanina, is yung admin 1, 2, 3, 4. Yun. Yun. Access point establishment. Yun. Meaning, punta tayo sa settings ulit. O, pagkakita nyo, may MV na. Tsaka name ng ating number ng ating CCTV. Kapag naka AP hotspot mode na siya, meaning nun is hihingi siya ng password. Example, na forget nyo yung ito. Yung ilalagay nyo na password is yung admin. Ito, diba? Lagay nyo is yung admin 1, 2, 3, 4. Ayan, tapos join nyo. Yun yung ilalagay nyo, wag yung password na inyong wifi. Wait nyo lang, kasi naglo-loading. Yan, naka-check na. Balik kayo sa inyong app. Refresh, huwag kalimutang i-refresh. Pull nyo pababa para mag-refresh. Tapos, known yung equipment found. Tapos, play button. At, ayun na. Punta din. Para ma-prove ko sa inyo na naka-AP hotspot mo na siya yung kanyang MV. Tapos, number ng CCTV. Punta tayo sa settings. Tapos, ayun. Yung network niya is naka-MV na. Kung gusto niyo naman ibalik sa Wi-Fi station mode, ganun pa rin yung process. Wi-Fi station mode, name ng inyong Wi-Fi na pagkukunikan, dapat hindi 5 GHz, dapat 2.4 GHz lang. Ayan, example ito, 24/7. Tapos, password ng Wi-Fi na pagkukunikan nyo. Ganun lang yung proseso. Sana nakatulong ako sa inyong lahat. At kung hindi nyo pa rin nagigets or meron kayong nalilituhan, comment down below lang po.